Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. 1980, lahat ng mga cabinet tenants pala dito sa Pilipinas ay may lisensya. Hindi ko alam bakit nahinto ito. Hindi garantiya yung pag-re-require na mag-procure ng lisensya ang flight attendant. Ang totoong threat sa freedom of expression, censorship talaga. Hindi ka ilalabas at all eh. Binatikos ang mga flight attendant ng Cebu Pacific dahil sa kakulangan umano ng training nang sumadsad ang kanilang eroplano. Para maiwasan na raw mga ganitong insidente, isinusulong ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagbibigay ng lisensya sa mga cabin crew at flight attendant. Sagot nga ba ito para masiguro ang seguridad ng mga pasaherong sumasakay ng eroplano? Ladies and gentlemen, please direct your attention to the cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Hindi lang kilala ang Cebu Pacific sa kanilang abot-kayang pamasahe. Kilala rin sila dahil sa kakaiba nilang paraan ng pagde-demo ng mga gawaing kaligtasan para sa mga pasahero ng kanilang mga eroplano. For your information, there are slide drafts in this aircraft. Sa saliw ng sikat na pop songs, idinadaan nila sa pagsayaw ang seryosong paksa. Ito raw ay para makuha ang atensyon ng mga pasahero dahil sa pagdaan ng panahon, ang napaka-importanteng instructional portion na ito sa bawat flight ay ang pinaka-hindi pinapansin ng mga pasahero. Kaya ang pangamba ng marami, kapag kinailangan ng gamitin ang mga impormasyon makapagligtas ng buhay, mas malamang ay nauuna na ang pagkataranta. Sa nangyaring pagsadsad ng eroplano ng Cebu Pacific sa runway ng Davao International Airport, lumalabas na may mga safety procedures na hindi naisagawa. Lalo na ang maay sa pagpapababa sa mga pasahero para sa kanilang kaligtasan. No public address system at all. Walang mga updates. I told them you have to stop now accepting passengers. Doon nga sa taas, hindi na kami makakuan doon, hindi na kami makakaalis. Walang nag-aasikaso, dinadagdagan pa nila. Bukod sa piloto ng eroplano na si Captain Antonio Roel Oropesa at First Officer Edwin Perello, napagbuntunan din ng sisi ang mga flight attendant o FAs ng eroplano. Kung kaya't nabuhay muli ang usapin tungkol sa pagpo-professionalize sa hanay ng mga FAs. Planong ipatupad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagbibigay ng lisensya sa mga flight attendants at cabin crew members sa bansa. Umpisa sa mga piloto, mechanics, dispatchers, pati yung mga meteorologists, lahat yan may lisensya. Bakit yung mga cabin attendants na talagang directly involved sa operations ng airline, bakit sila wala pang lisensya? Dekada 60 nang ipatupad ang pagbibigay ng lisensya sa mga flight attendant. Batay ito sa isang pulisiya na inilabas ng CAAP noon. Pero noong kalagitnaan ng dekada 80, natigil ang pulisiyang ito dahil hindi naman ito naging lubos na batas. Mismong ang CAAP hindi alam kung bakit nawala ang pulisiya ng paglilisensya sa mga FAs. Panahon 1970 o 1980, lahat ng mga cabin attendants pala dito sa Pilipinas ay may lisensya. Hindi ko alam bakit nahinto ito. Sa kasalukuyan, certificate lang ang ini-issue ng CAAP sa mga nais maging flight attendant. Taliwas ito sa gawain ng ibang bansa na nagbigay ng lisensya gaya ng Saudi Arabia, France, Mexico, Oman, South Africa, Russia, at Italy. Hindi man humarap sa kamera, hindi naman daw tutol ang Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP sa panukalang ibalik ang licensure sa kanilang sektor. Hindi biro ang maging isang ganap na FA. Bukod sa dapat ay graduate ka ng 4-year course sa kolehiyo, sasailalim ka pa sa 5 linggong pagsasanay kasamang emergency response training. Tulad ng basic life support, CPR, first aid at survival swimming. Ang pagsasanay na ito ang siyang dapat na makatulong sa mga FAs sa oras ng emergency. Nakisit-in kami sa aktual na training ng mga nais maging flight attendant. Puspusan ang diskusyon kung paano kukontrolin ng mga FA ang hindi magandang sitwasyon habang nasa eroplano. Natanong ko rin dito ang isyu ng pagbibigay ng lisensya sa mga FA. Probably they know already that
this is an additional ano for them na look, professional ito, na-train na to, they have a license to fly. Para rin dyan doktor eh, di ba? Yes. Licensed medical practitioner. Mm-hmm. To, maybe the riding public will be more confident about it. Mm-hmm. Pero may duda ang kilusang Mayo 1 sa planong ito. Require na mag-procure ng lisensya ang flight attendant and stewardess ano ng lisensya upang mag-garanti yung safety ng mga pasahero. Eh ang nangyayari dito, ang mas magdudusa pa yung pangkaraniwang flight attendant at stewardess sa mga airlines dito sa ating bayan. At kung matuloy man ang pagpapalisensya sa kanila, may kasama itong license fee na kinababahalang mauuwi sa korupsyon ng mga taga Mayo 1. Isang form of taxation to eh, para magkaroon sila ng source of additional revenue sa kapariwaraan naman ng mga empleyado, ng mga manggagawa sa airline industries. Nasa mahigit 3,000 ang mga flight attendants sa bansa ayon sa datos ng CAAP. Sa ngayon, wala pang napag-uusapang halaga ng lisensya para sa mga flight attendant. Pero ayon kay Captain John Andrews, mas mababa ito kaysa sa lisensya ng mga piloto na halagang 1,250 pesos. Pero dahil aabot sa 3,000 ang flight attendant ngayon sa ating bansa, maaring malaking pera pa rin ang papasok sa CAAP. Ipinaliwanag naman ng CAAP kung saan nila balak gamitin ang makukuhang pondo. Hindi naman ito para kami mag-generate ng funds. A simple improvement on the system we have. We are always trying to improve. Iba't ibang panig ang nag-uumpugan sa isyu ng paglilisensya sa mga flight attendant. Maraming anggulong maaaring tingnan ukol dito. Pero saan man mapunta ang usapin, isa lang ang dapat na maging sigurado. May lisensya man o wala, kailangan matiyak ang seguridad ng bawat pasaherong sumasakay sa mga eroplano na maparamdam sa kanila ng mga otoridad at FA na sila'y walang dapat pangambahan. Ako po si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon.